Dani TV and welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, ano pang hinahintay mo? Mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga upcoming videos na aking upload. At huwag kalimutang i-hit ang bell icon para lagi ka pong update. So ngayong gabi po ay papanoorin po natin ang interview ng DZRH kay Vice President Lenny Robredo, na kung saan tinanong siya dito kung ano yung mga magiging tugon niya kung sakaling tumama po yung mga malalakas na bagyo dito sa ating bansa. So, pakinggan po natin ang kanyang interview. Los linggo-linggo sa loob lamang ng isang buwan, Hinta, Rolly, Shoni, Tonyo at Ulysses. Ngunit di tulad ng bagyong Yolanda na kung saan ay mahigit 7,000 ang naiulat na namatay, ang mga naiulat na namatay sa magkakasunod na limang bagyong ito sa loob ng isang buwan ay mahigit 500. Ngunit ang pinsala sa infrastructure, agriculture, power and communication ay malawak. Hanggang ngayon, marami ay hindi pa nakaka-recover. Sa July 2021 report ng Asian Development Bank, $20 billion ang nawala sa Philippine economy sa loob lang ng tatlong dekada dahil sa taon-taong bagyong pumapasok sa Pilipinas. Sa isang policy brief ng Senate Economic and Planning Office ng Senado, tinukoy na ang kawalan ng kakayahang ng line agencies at LGUs sa mabilis at akmang pagtugon sa mga kalamidad ang pangunahing problema sa disaster response. Limited manpower, lack of technical knowledge and understanding, limited financial resources, at lack of technology ang sanhinang lumalawig na paghihirap ng mga apektado ng mga sakuna. Yan po ang mga facts and figures, Madam Vice President. Narito na po ang ating crisis scenario. Sa online and online, bakit ikaw simulation exercise na ito, ang role po ninyo ay nakaupo na kayong pangulo. Ang gusto po namin marinig ay kung ano ang inyong executive decision, step-by-step orders sa kathang isip na sitwasyong ito. Ngayon po ay August 15, 2022, ang inyong 45th day sa pwesto bilang Pangulo. Dalawang araw bago ngayon, August 13, muling na ulit ang bagyong Ondoy sa Metro Manila at maraming lalawigan mula Bicol hanggang Northern Luzon. Matatanda na naiulat na mahigit sa 5 million katao ang naapektuhan, halos 500 ang nasawi, mahigit 65,000 ang buildings ang nasira noong Typhoon Ondoy, September 2009. Sa report po sa inyo ng PAGASA, Madam President, mas malakas pa kaysa bagyong Odette ang tatama sa Bohol, Cebu at Caraga sa ikatlong linggo ng Agosto. At mas malakas pa sa bagyong Pablo ang tatama naman sa Northern Mindanao, lalo na sa Davao Oriental bago matapos ang buwang ito ng Agosto. Sunod-sunod ang mga bagyong ito. Ngayong araw din ito ang Asian Week. August 8, ang birthday o araw ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations. Ilang minuto na lamang kayo ay magsasalita sa Asian Heads of State. At ayon sa Asian Secretariat, magkakambal na paksa ang gusto nilang marinig mula sa inyo. Una, utilizing financial technology in disaster response, the way forward for the Philippines. At ang pangalawa, anong ilang executive decisions ninyo sa katatapos na malaundoy na bagyo upang akma ang tulong na maibibigay ng Asian nation sa Pilipinas sa kalamidad na ito. Pilipinas po ang host ng pagpupulong ng Asian Heads of State sa 2022 at dahil sa pandemya, ang pagpupulong ay gagawin via online. Madam President, sa loob po ng 5 minuto, ano kaya ang mensahe ninyo sa Asian Heads of State kaugnay ng temang naka-assign sa inyo at ano-ano po ang mga relevant executive decisions ninyo na maisi-share sa kanila na ginawa ninyo bilang pagtugon sa mga nakalipas na bagyo? Unang-una, bibigyan natin sila ng konteksto. Bibigyan natin sila ng konteksto kung anong klaseng mga calamities ang dumadaan dito sa atin, ano na yung mga ginagawa natin, at ano yung mga pagkukulang natin. Having said that, yung mga pagkukulang natin, hihingi tayo sa kanila ng tulong. With regards to capacity building, with regards to financing, at climate resilient, saka mga disaster-related na mga pinagkakagastusan. Pero yung pinakamahalaga kasi pag tumama sa bagyo, at kami mga Bicolano, lalo kami binabagyo, kaya alam namin na yung first 72 hours, pinakamahalaga yun,
Kasi yung pinaka-grabbing effect nararamdaman doon, pinaka-mahalaga na yung presidente bumaba on the ground kung asan tumama yung bagyo. Kasama yung mga, isasama ko yung lahat ng mga cabinet officials na ang pagtingin ko, yung kanyang ahensya ay relevant sa pagtugon sa mga problema on the ground, DA, DPWH, lahat na mga cabinet officials. Pupunta ako, kasama ko sila, kausap ko yung LGU, kausap ko yung mga tao, ano yung mga kailangan, doon ako magbibigay ng orders. Eto gawin mo, eto gawin mo, eto yung gagawin natin. Kasi experience ko, pag nandun ka, nagbibigay ka ng mga directives, mas mabilis yung pagtugon. Hindi masyado napapasukan ng bureaucracy. Hindi yung babalik sa Maynila, magbibigay pa ng reports, etc. etc. Sa akin, wala na yun. Yung report sa kanya yun, kung anong kailangan ngayon ay tumugon na kaagad kasi yun yung pinaka-crucial. Pero yung mas long-term dito, yung mas long-term, gagawin ko na opportunity yung bagyong yun para mag-build back better. And pag sinabi ko mag-build back better, halimbawa yung mga bahay. Ang experience ko sa amin, na lagi mga binabagyo, yung mga bahay na nasisira, every bagyo, sila din yung nasisira. Gusto kong sabihin, sila talaga yung mga kailangan tulungan, alisin na sila din sa danger zones, hanapan sila ng relocation, yung pagpapatayo ng bahay sa kanila, hindi na yung mga life materials, para pag nag-build back better, ay pag nagpabahay sila, talaga nag-build back better tayo. Yung mga infrastructure na iba, halimbawa yung mga seawall, yung mga seawall, hindi masyado yung popular kasi mahal, tapos hindi nakikita ng tao. Pero yun yung mga mahalaga ng mga infrastructure para mas maging typhoon resilient o disaster resilient yung mga lugar, yun bibigyan talaga ng focus pag nag-build back better. Yung pangatlo, yung experience namin ngayon, ang daming mga naapektuhan na ang tagal na dapat na tinulungan pero walang available na relocation site. So pag tutulungan mo, hindi ka pwedeng magpapsemento ng kanyang bahay kasi bawal. Kasi hindi naman siya, hindi kanya yung lupa. So pag tutulungan mo, yung bibigay mo ay pawid, yung bibigay mo like material. So paulit-ulit lang. Para talaga sa akin.